Kanina ay pinag-aralan natin how the salvation was made available to us by grace through faith. Ano po? Kanya ngayon ay ating patitibayin, ating mga sarili, sa pananampalataya kung ano ang sinasabi ng Bible, how can we be saved by grace through faith. Ano po? So inyo pong isulat sa inyong mga notebook ang mga verses na ito na ating babasahin. Kanina, we left off from Ephesians chapter 2, verses 8 to 10. Ano po? Basahin natin Ephesians chapter 2, verses 8 to 10. Ano po? So, makikita po ninyo that these verses will be flashed on the screen. Ano po? Ang sabi ng Bible, "For by grace are you saved through faith." So, paano daw tayo naligtas? Sabi ng Bible, by grace. Ano po? Hindi na tayo kinakailangan pang mag-aral ng Hebrew and Greek. Ano po? Sapagkat yung sinasabing grace dyan ay biyaya ang Biblia na rin ang nagpaliwanag sa atin. Pag sinabing grace, it means gift. Sabi ng Bible, for by grace. Sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. And that not of yourselves. Maliwanag po sa atin kanina yan. Ano po? Wala tayong pwedeng gawin para tayo ay maligtas. Ang kaligtasan natin, si Kristo ang gumanap. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Ang Diyos ang siyang gumanap ng ating kaligtasan. Ano po? Kanya nga makikita natin yung mga figure of the things to come in the Old Testament ay naging maliwanag sa atin sapagkat nagampanan ng Panginoon sa Kristo yung kaligtasan na yon nung kanyang ibigay ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo na siyang tanging nagbigay ng pagpapalubag loob sa Diyos sa dahilan ng ating kasalanan, propitiation for our sins. Sabi ng Bible, for by grace it is the gift of God. Kaya kung tayo po ay magiging observant lamang sa Bible, hindi na natin kinakailangan pa ng ibang mga commentary, hindi na natin kailangan pa ng tayo ay maging Bible scholar, sapagkat ang Biblia po, kapahayagan niya ng Diyos. Ano po? Kahit na mga batang musmos, kung ating itatalaga at tutulungan na sila ay makinig, ay sa kanilang musmos na kaisipan, ang Diyos ang magbibigay ng pangunawa. Hindi natin kayang tulungan ang tao na umunawa at sumampalataya. Ang bahagi lang natin magturo. Naunawaan niyo mga kapatid, kanya yung mga bata, kahit na hindi nila naiintindihan yan, kung atin silang tuturuan, umupo, makinig, pabayaan natin ang banal na espiritu ang gumawa. Ano po? So, walang magaling na teacher na magpapaunawa ng salita ng Diyos sa sino mang tao. Ang magpapaunawa niyan ay ang Panginoon. Ano po? So, sabi ng Bible, pag sinabing grace, it is the gift. Pag sinabing salvation, it is the gift of God. Hindi natin yan makukuha sa iba't ibang mga sa pamagitan ng relihiyon, sa pamagitan ng mabuting gawa. Yan ay makakamtan lamang natin sa pamagitan ng Panginoon. It is the gift of God by
grace. Ano po? Kanya nga sa verse 9, ano sabi ng Bible? Sa verse 9, yan. Not of works. Ano po? Hindi tayo ang gumanap, lest any man should boast. Ano niya mo kung ano mangyayari pagka tayo ang gumanap ng ating kaligtasan? Magpapayabangan tayo. Magpapagalingan tayo. Pero ang kaligtasan, wala sa sino man sa atin, hindi sa kung ano ang magagawa ng sino man sa atin, kanya wala sa ating makapagmamalaki. Sapagkat lahat tayo, naligtas lamang sa biyaya ng Diyos. Ang katanungan nga, sino ba tayo para iligtas ng Diyos? Ang Diyos ay Diyos kahit wala tayo. Pero tayo, hindi mabubuhay nang wala ang Diyos. Ano po? Kanya, ating pong kilalanin na ang ating kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Ano po? Kanya, nung matapos tayong maligtas, ay hindi natin nineneglect yung ating bahagi. Tingnan niyo mga kapatid, sabi sa verse 10. Ano po? Ano sabi sa verse 10? For we are His workmanship. Tayo ay iniligtas ng Panginoon sapagkat meron siyang layunin para sa atin. Ano po? Ang sabi ng Bible, tayo ay kanyang masterpieces. Yan pong ibig sabihin ng workmanship. Ano po? We are His workmanship. Tayo ay gawa ng Diyos. Kung ang ating kaligtasan, gawa ng Diyos, yung magiging buhay natin pagkatapos ng ating kaligtasan, Diyos din ang gaganap nun. Kanya hindi pwedeng magligtas-ligtasan ang tao. Hindi pwedeng magpakita tayo ng pagbabago ng ugali pag tayo ay nasa simbahan, pero pag tayo ay nasa ating mga tahanan, iba tayo. Bakit? Sapagkat ang pagiging Kristiyano, hindi po pwedeng i-fake yan. Naunawaan niyo mga kapatid, kung paanong ang kaligtasan, ang pamumuhay bilang mananampalataya, kung tunay na ligtas, ha? Kung tunay na ligtas, Diyos din ang gumawa po nun. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Ano po? Sabi ng Bible, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Yung atin daw gagawing mabuti na nakalulugod sa Panginoon, siya ang nagtalaga noon, sabi ng Bible, that God before, bago pa tayo maligtas, Diyos na ang nagtalaga noon, that we should walk in them, na dapat tayong lumakad doon. Kanya nga po, kung nais natin bigyang kaluguran ang Panginoon, dito tayo dapat kumonsulta. Sapagkat dito nakasulat kung paano natin malulugod ang Panginoon. Ano po? So, hindi po yan sabi-sabi ng tao, kundi Diyos mismo ang nagsabi kung paano natin siya malulugod. Ano po? Now, kung paano ang kaligtasan ay galing sa Diyos, ang ating pamumuhay bilang mananampalataya, Diyos din ang gagawa. Tingnan niyo sa 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. Sige, habang minamaster niyo yan, antayin ko kayo, ano? Sapagkat tayo po ang magka-teamwork. Okay, so 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. Nagpapasalamat ako na meron tayong mga nag-ooperate ng ating pong mga audiovisual. Ano po? Sabi rito sa 2 Corinthians 5:17, therefore, the word therefore is a word of conclusion. Kanya pag sinasabi ko na kapag nakakita kayo ng talata na may salitang therefore, anong verse yan? 17. Ibig sabihin, yung mga naunang talata, kinakailangan nyong basahin para maintindihan natin yung salitang therefore. Ano po? Kanya nga sabi rito,
Therefore, if any man be in Christ, kanya nga kung ang isang tao ay na kay Kristo. Hindi tumutukoy sa lahat ng tao. Are you with me? Ang sabi ng Bible, kanya nga kung ang sino man ay na kay Kristo. Ibig sabihin, ligtas in Christ. Kumbaga, itong bote, itong sisidlan, si Kristo, ikaw ay in Christ. Are you with me? So, if any man be in Christ, ano sabi diyan? He is a new creature. Now, walang pwedeng magbago sa isang tao. Kung hindi, yung gumawa ng kaligtasan at gumanap ng ating kaligtasan na hindi rin natin kayang gampanan. Are you with me? Kanya yung pagbabago ng buhay, si Kristo rin ang gumanap. He is a new creature. Sabi diyan, old things. Ang mga lumang bagay ay ano? Nagsilipas na. Lumang bagay. Behold, all things. Ang lahat ng mga bagay ay pawang naging mga ano? Bago. Alam niyo, minsan, may mga tao na akala nila ay kaya nilang i-manufacture yung talatang yan sa kanilang sarili. Kanya, pilit nilang babaguhin. Dating lasinggero, pipiliting hindi uminom. Pero alam niyo mga kapatid, marahil pwede nating magawa yon. Kasi may mga tinatawag na rehabilitation center na ang aim ng mga rehabilitation center, mga drug addict, liquor addict, o anumang addiction yan, ay ikaw ay i-deny ng kung ano yung addiction mo para sa loob ng panahon na ikaw ay nasa rehabilitation center sapagkat you have been denied of your addiction for whatever it is, maaring drugs, maaring alak, maaring kung ano man. Pero pag ikaw ay inalpasan ulit at meron ka ng access sa kung ano yung addiction mo, babalik ka sa dati. Naunawaan niyo mga kapatid? Bakit? Kasi human manufactured. Hindi po yan ang ibig sabihin ng Bible. Kung ikaw ay tunay na nakay Kristo, natural na magbabago ka. At ang pagbabago, hindi instant. Hello? Maaring sa iba, madali lang, maiksi lang. Sa iba, mangangailangan na mahabang panahon. Pero ang tunay na ligtas, may pagbabago. Are you with me? Now, may mga ibang sekta ng pananampalataya na hinahanap nila yung mga bagay na pagbabago na yon para masabi nila na ikaw ay ligtas. Now, minsan, ang delikado doon, pwede kasing gampanan ngayon para masabi lang na siya'y ligtas. Kasi hinahanapan ka ng pagbabago, pagbabago sa pananamit, pagbabago sa pag-uugali, pagbabago sa pananalita. Pero kung hindi gawa ng Diyos, hindi po ebidensya ng kaligtasan yon. Ang tunay na kaligtasan, kahit na hindi mo sabihin nating pagsumikapan, sa tulong ng Panginoon, talagang babaguhin kanya. In fact, ang unang binago ng Panginoon sa atin ay yung ating pong ano, yung ating kalalagayan. Tingnan po ninyo sa John chapter 5 and verse 24, if I am not mistaken. John chapter 5 and verse 24. Tingnan po ninyo. Hindi ko na sinusunod yung outline ko eh. Ano sabi diyan? Verily, verily. Yung salitang verily, truly. Kanya, truly, truly. Kasi verily, verified. Pag verified, true. Ano po? So, dalawang beses sinabi, verily,
verily. Eh, talagang hindi magkakamali. Kasi, truly, truly, sabi ng Panginoon sa Kristo, kung ang Bible nyo ay red letter po yan. Ibig sabihin, si Kristo ang nagsasalita. Ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Verily, verily, I say unto you. Sino ang kinakausap? Eh di yung mga kanyang mga disciples. Ano po? Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, he that heareth my word. Sino daw na nakikinig ng kanyang salita? Ang Biblia, salita ng Diyos. Kanya, naririnig natin ang tinig ng Diyos kapag tayo po ay nagkakaroon ng ganitong pag-aaral ng Bible. Are you with me? Whenever we listen to the preaching, kahit na wala tayong ganitong pagtitipon, tayo ay nasa ating tahanan at merong kang Biblia, pag binabasa mo ito na talagang pilit mong inuunawa, ang naririnig mo, tinig ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang Biblia, sulat ng Panginoon sa atin. Maliwanag po ba mga kapatid? Kanya, ako'y sumulat sa Facebook. Ano po? Sabi ko, hindi naman sa Facebook ako sumulat, nagpahayag ako sa Facebook. Sabi ko, we need King James Bibles to be given to our new converts. Ano po? May nagsabi sa akin, dalawa na. Sabi ko kasi, PM me privately. Yung isang kaibigan kong pastor, ang sabi niya, punta ka kay ganitong pastor. Kilala ko yung pastor at talaga nagbibigay ng Bibles yun. Kung talagang maraming Bibles ang gugustuhin natin, makakakuha naman tayo. Ano? Kanya lang, sa ngayon, ayaw ko pang pumunta for personal reasons. Ano po? May isang kaibigan ako, yung pinanggalingan natin, mami, sa Pampanga. Ang sabi niya, Pastor, nangangailangan ka ng Bible para sa new conversion. Meron ako rito, Gideon's Bible, isang kahon. Mga 20 pieces ito. Ano? So, kung gusto mo, sa iyo na. Ano? Sabi ko, sige, kukunin ko para schedule na rin natin ng fellowship. Ano po? So, meron na tayo. At naniniwala ako na marami pang darating. Ano? Now, bakit ko sinabi yan? Sapagkat kung ikaw ay mananampalataya, ang pinakamahalaga na pag-aari mo dapat, hindi cellphone. Kung hindi, Bible. Kasi mananampalataya ka eh. Pag mananampalataya ka, dapat meron kang Bible. Ano po? So, sinong mananampalatayaan nandito dito? Hindi naman kayo nakikita sa camera. Sinong mananampalatayaan nandito dito? Na wala kayong Bible. Taas ang kamay para mabilang natin. Sige po, hindi kayo nahihiya. So, mga mananampalataya, wala kayong Bible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. So, bibigyan natin kayo. Ano po? Bibigyan na tayo ay magsisecure ng Bible para sa inyo. So, ipanalangin ninyo, ano? Kung gusto nyo Tagalog na Bible, ay yun ang ibigay ng Panginoon. Alam nyo ba na kapag hiningi mo sa Panginoon na magkaroon ka ng Bible, yan ang isa sa request na hindi niya i-deny? Ang tanong, hiningi mo ba? Sabi ng Panginoon, hindi ka nagkakaroon sapagkat hindi ka naman humihingi. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Humanap ka at ikaw ay makasusumpong. Eh, sabi ng Bible, natutuwa siya pag nakikinig tayo ng kanyang salita. Hindi lang nakikinig, lalo na siguro kapag ka nagbabasa, lalo na siguro pag nag-aaral. Kanya kung ikaw ay walang Bible at hihingi ka sa Diyos ng Bible, sa palagay mo, bibigyan ka o hindi? Sagot, bibigyan. Ano? Kanya ang dapat gawin, humingi. Ano? At humingi ng merong pananampalataya. Okay? Sapagkat yun ang sabi ng Bible. He that heareth my word, at ano sabi diyan? And what? What's the word? And what?
Tingnan niyo yung Bible niyo. He that heareth my word and what? Believeth on Him, God the Father, that sent me, number one, hath everlasting life. Yan ang pinag-aralan natin kanina. Si Kristo namatay to secure us eternal redemption, eternal life. Lahat daw ng nakikinig sa kanyang salita at sumasampalataya sa Diyos Ama at kay Kristo, ano sabi ng Bible? Hath everlasting life. Makinig po kayo mga kapatid. Ang buhay na walang hanggan, hindi sa langit mo madadatnan. Sapagkat buhay ka pa nang ipinangako ng Panginoon sa iyo yan, buhay ka pa, may eternal life ka na. Are you with me? Sabi ng Bible, hath everlasting life. Ang ibig bang sabihin yan, Pastor, hindi na ako mamamatay? Hindi yun ang ibig sabihin nun. Pero ang ibig sabihin nun, to be absent from the body is to be present with the Lord. Bakit? Yung everlasting life na binigay sa iyo ng Diyos nung ikaw ay sumampalataya, taglay-taglay mo na yun ngayon. Are you with me? Kanya, hindi mo madadatnan ang buhay na walang hanggan sa langit. Yung buhay na walang hanggan, nasa iyo na. Kanya, ang unang pagbabago, sabi ng Bible na nagyari, all things are become new. Ang unang nagbago sa atin ay yung atin pong katatayuan na dati tayo ay under eternal condemnation. Ngayon, we have eternal life. Magkaiba po yun. Are you with me? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan. May tatlong uri ng kamatayan. Una, yung tinatawag na kamatayan physical. Nung magkasala si Adan at saka si Eva, eh nagsimula ng mamatay ang tao physical. Kanya nga si Adan nung mamatay, 930 years old. Ang pinakamatandang taong namatay, si Methuselah, 969. Bakit ganun kahaba ang buhay ng tao? Kasi kung ang talagang ang tao hindi nagkasala, hindi siya mamamatay. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang patotoo, ang katotohanan kung bakit namamatay ang tao ay sapagkat dahilan ng kasalanan. Are you with me? Alisin mo ang kasalanan, walang kamatayan. Sapagkat ang kapangyarihan ng kasalanan ay ano? Kamatayan, sabi sa 1 Corinthians chapter 15. So sabi ng Bible, pag ikaw ay nakinig sa salita ng Diyos at ikaw ay sumampalataya, ang unang nangyari sa iyo, nagkaroon ka ng ano? Buhay na? Sabihin nyo nga, buhay na walang hanggan. Eternal life, everlasting life. Pangalawa, sabi ng Bible, and shall not come into condemnation. Sapagkat sabi ko nga sa inyo, may tatlong uri ng kamatayan. Una, kamatayan physical. Pangalawa, kamatayan spiritual. Nung ang tao magkasala, nung magkasala si Eva at si Adan, ano ang nangyari? Pinalabas sila, pinalaya sila ng Garden of Eden. Naglalarawan na ang tao, pag nung nahulog sa kasalanan, hiwalay sa Diyos. Maliwanag po ba mga kapatid? Kanya, spiritual death, yung pagkahiwalay natin. Ang pangatlo, kung ikaw ay hiwalay sa Diyos, saan ka patutungo? Ang sabi ng Bible, sa tinatawag na eternal death. Ano yung eternal death? Yun yung kahatulan natin papunta sa impyerno. Tanong, sino ang gustong pumunta sa impyerno? Taas ang kamay.
Gusto niyo pumunta sa impyerno? Taas ang kamay. Wala? Ako lang? Okay. So, walang tao na nasa matinong pag-iisip na gustong pumunta sa impyerno. Ano? Pero, sabi ng Bible, nung tayo sumampalataya kay Kristo, number one, meron tayong buhay na walang hanggan. Pangalawa, sabi dyan, and shall not, hindi na, papasok saan? Sa kahatulan. Hindi na tayo pupunta sa impyerno. Bakit? Sapagkat may buhay na walang hanggan tayo. Ang buhay na walang hanggan saan? Sa langit. Hindi mo madadatnan ang buhay na walang hanggan sa langit. Ang katotohanan niyan, kanya ka pupunta sa langit sapagkat may buhay na walang hanggan ka. Naunawaan niyo mga kapatid? Sapagkat hindi ka na papasok sa paghatol. Ano yung paghatol? Yung kahatulan ng ating kaluluwa, papunta saan? Ang hatol ng Diyos sa makasalanan, pupunta saan? Gusto niyo bang pumunta sa impyerno? Ayaw. Sabi ng Bible, nung sumampalataya ka, hindi ka na hahatulan. Pangatlo, but is what? Past. Lumagpas ka na. Inilipat ka na. From what? Death unto life. Na ang sabi ng Bible, nung hindi ka pa sumasampalataya kay Kristo, pag namatay ka, saan ka pupunta? Sa impyerno. Pero ngayon, dahil ikaw ay mananampalataya na, ikaw ay may buhay na walang hanggan, hindi ka napapasok sa paghatol, pag namatay ka ngayon, saan ka pupunta? Sapagkat ang sabi ng Bible, to be absent from the body is to be present with the Lord. So, tatlong bagay ang naganap. Ano po? So, ikaw'y binigyan ng buhay na wala hanggan, hindi ka napapasok sa paghatol, at ikaw ay inilipat na mula sa kamatayan patungo sa langit. Alright. Tingnan natin sa Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1 verse 7. Ephesians chapter 1 and verse 7. Sabi ng Bible, in whom? Yung whom dyan, tumutukoy kay Kristo. Sabi ng Bible, in whom we have what? Redemption. Pag sinabing redemption, kaligtasan. Paano tayo naligtas? Sabi ng Bible, through His blood. Kanina sa Hebrews chapter 9, sabi ng Bible, yung mga high priest papasok sa Holy of Holies with blood for the offering of their sins. Naunawaan niyo mga kapatid? Ngayon, si Kristo ang ating high priest. Pumasok siya sa most holy place once and for all. Ang dala niya, hindi blood of goats and bulls. Sabi ng Bible, by His blood. Kanya tayo, mayroon tayong redemption through His blood. Ano yung binigay ng dugo ng Panginoon sa Kristo sa atin? Sabi sa verse 7, the forgiveness of sins. Kailan ba nabuhos ang dugo ng Panginoon sa Kristo? Kailan nabuhos ang dugo ng Panginoon sa Kristo? Nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng Bible, through His blood is the forgiveness of our sins. Kanya paano tayo maliligtas? Kung tayo ay sasampalataya doon sa tapos ng sakripisyo ng Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo. Naunawaan niyo mga kapatid? Wala tayong gagawing anumang ritual, wala tayong gagawing
mga mabubuting gawa, sapagkat sabi ng Bible, not of yourselves, not of works. It is the gift of God. So, ang gift mapapasa atin kung ating tatanggapin. Sabi ng Bible, redemption through His blood, nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo, the finished work of Christ, the forgiveness of sins, kung hindi siya namatay, walang kapatawaran ng kasalanan. Sabi ng Bible, according to the what? Riches of His. Abay, talagang lubhang napakayaman ng biyaya ng Panginoon. Biyaya yung gift ng kaligtasan, sapagkat higit pa yon sa kung ano ang dami ng ating kasalanan throughout our lifetime. Biro mo natabunan lahat ng kasalanan mo, eh di mas marami yun. Naunawaan mo mga kapatid, sapagkat kung hindi, hindi tayo magkakaroon ng kapatawaran sa ating kasalanan. Look at verse 13, Ephesians 1:13. Huwag niyong kakalimutan yan, ano po? Verse 7 and then verse 13. Again, in whom? Si Kristo pa rin ang tinutukoy dyan. In whom you also, what's the word? Kanino daw tayo nagtiwala? Kay Kristo. Anong ginawa ni Kristo? Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan. Nabuhos ang kanyang dugo na siyang makapaglilinis sa ating kasalanan. Kay Kristo na tayo ay ano? Sumampalataya. Sabi ng Bible, paano tayong sumampalataya? After that, you heard the word of truth. Kanya nga walang maliligtas kung walang kapahayagan ng Bible eh. Are you with me? Sapagkat sabi ng Bible, nung tayo ay sumampalataya, pero yung ating pagsampalataya ay resulta ng ano? Ng ating pagkapakinig ng salita ng Diyos. Sabi kanina sa John chapter 5 and verse 24, He that heareth my word. Kanya nga po mga kapatid, kanya ang dapat nating gawin kung talagang sinasabi natin na tayo ay ligtas na, babalik tayo sa Bible. Ano ba ang sinasabi ng Bible na ikaw ay talagang ligtas na? Hindi preacher ang nagpapahayag niyan. Walang sino mang tao ang pwedeng magsabi na ikaw ay ligtas na. Ikaw ang dapat magpatunay niyan sa iyong sarili. Ano ba ang patunay mo na ikaw ay ligtas? Hindi yung pagbabago ng buhay, resulta yon. Pero paano ka talaga naligtas? Dahil sa nagtiwala ka sa salita ng Diyos. Are you with me? Nasabi ng Bible, after that, you heard the word of truth. Ano yung word of truth na yon? The gospel of your salvation. Kanya nga merong gospel. Ang gospel is the good news. The good news of your salvation. Good news ang salvation sapagkat ligtas ka eh. Are you with me? Yun ang good news. The gospel of your salvation. Ang sabi dyan, in whom? Yung whom dyan, si Kristo pa rin yan. Sabi ng Bible, in whom also after that you believed. Yung salitang believe, tapos na. Na matapos na ikaw ay sumampalataya. Kanya ano ang requirement ng ating kaligtasan? For by grace are you saved through faith. Yung faith at believe, sinanimus po yan sa Bible. Are you with me? Kanya pag ikaw ay sumampalataya at ikaw ay may pananampalataya kay Kristo, ang sabi ng Bible, in whom also
after that you believed, ano sabi diyan? You were sealed. Ikaw ay tinatakan. Anong klaseng tatak? Tatak ng pag-aari. Seal of ownership. Ikaw ay tinatakan. Sealed or seal of ownership. Sealed that you are now belong to God. Maliwanag po ba mga kapatid? Ang isang mananampalataya ay na kay Kristo na, in Christ. Naalala ninyo kanina yung mga sinasabi natin? In Christ. Na kay Kristo na. In whom after that you believe, you were what? Sealed with that Holy Spirit of promise. Ang pangako kasi ni Kristo bago siya umalis sa kanyang mga alagad, pag akyat ko sa Ama, isusugo ko ang banal na Espiritu. Another comforter. Naunawaan niyo mga kapatid, si Kristo naririto for a temporary period of time. 33 years lang siya nabuhay. 3 years lang niya ginampanan ang kanyang ministry dito. Pero nung siya'y umakyat sa langit, ang pangako niya, isusugo niya ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu, nung dumating dito, nananahan sa mga mananampalataya. At kailanman, hindi na aalis. Permanenteng nananahan sa atin. Sa Old Testament, meron silang templo na giniba ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, nung giniba yon, sabi ng Panginoon, they need to rebuild it. Bakit? Sapagkat for Israel, the temple is the symbol that God is with them. Pero sa New Testament, hindi na natin kailangan ang templo o gusali na magpapatunay na si Kristo nasa atin. Bakit? Sapagkat kung ikaw ay ligtas, ang banal na Espiritu nasa iyo. Amen? At kung ikaw ay ligtas, sa ating pagtitipo na ito, mahalaga to sapagkat lahat tayo na kay Kristo. Sabi ng Bible, He is looking for true worshipers who will worship Him in what? In spirit and in truth. Naunawaan niyo mga kapatid, kanya nga po hindi palakihan sa bilang. Bagamat maganda yung malaki ang bilang, sapagkat mas marami, siguro mas masaya. Pero ano yung ikasasaya ng mas marami ang wala sa Espiritu? Naunawaan niyo mga kapatid? So dapat tayo ay mayroong isang puso, isang isipan. Sabi sa verse 14, which is the earnest of our inheritance until, yung salitang until represents a deadline. Nasa atin daw ang banal na Espiritu, the Holy Spirit of promise, the earnest of our inheritance. Pag sinabing earnest money, halimbawa, meron kang bibilihin, ano man yan, ano po, yung garantiya na talagang babalikan mo at babayaran mo yung kabuuan ng halaga ng bagay na yan, lupa o ano man yan, ay magbibigay ka ng earnest money. Sa panahon natin ngayon, ang tawag doon, down payment. Are you with me? Kasi pag ikaw ay nag-down payment, hindi mo binalikan, yung down payment mo forfeited. Ganon din yung earnest money. Naunawaan niyo mga kapatid. So, the earnest of our what? Inheritance. Tayo ay na kay Kristo. Ano ang katibayan at patunay na tayo ay babalikan ni Kristo? Nasa atin ang Holy Spirit. The earnest of our inheritance. Are you with me? Kanya ang babalikan ni Kristo. Yung mga ligtas lang. Yung mga may banal na Espiritu. Kanya, siguraduhin talaga natin ang ating kaligtasan. Tunay ka bang nagtiwala sa ginawa ni Kristo para sa iyo sa krus ng Kalbaryo? Sapagkat walang ibang paraan ng kaligtasan, kaibigan, kapatid. Maliwanag po ba? Ang sabi ng Bible, until
hanggang dumating ang alin? The redemption of the purchased possession. Pag meron kang nag, alabawa, gusto ko yung gitara na yan, magkano ba yan? Sinabi yung halaga. O sige, ito yung earnest money, ito yung down payment. After 3 days, babalik ako, ibibigay ko yung full payment. Okay? So yung 3 days ay katunayan na ako ay babalikan ko yan. Sabi ng Bible, until. Until what? The redemption of the purchased possession. Binili tayo ni Kristo. Tinubos tayo ng kanyang banal na dugo. Nandito pa tayo sa lupa. Kasi papasok tayo sa langit sa dalawang paraan. Number one, by way of death. Okay? Pag namatay ka, sabi ng Bible, to be absent from the body is to be what? Present with the Lord. Kanya kung ikaw ay tunay na ligtas, hindi ka pwedeng takutin sa kamatayan. Kasi ang kamatayan, eh presensya natin pagdating natin sa langit. Ngayon pa lang, nasa langit na tayo. Naunawaan niyo mga kapatid, positionally, we are seated, we are standing with Christ. Ano po? So, ano sabi ng Bible? Ang sabi diyan, of the purchased possession. Niredeem tayo ng Panginoon, babalikan niya tayo. So, paano tayo papasok sa langit? Number one, by way of death. Number two, sabi ng Bible, when He comes at the rapture, the end of the church age. Kanya nga yung kaligtasan natin. Kanina pa natin pinag-aaralan. May tatlong stages. Number one, yung redemption na tinutukoy dito. Redemption is when the Lord redeemed us from the penalty of sin. What is the penalty of sin? Death. Physical, spiritual, eternal death. Anong ibig sabihin nun? Impyerno lahat yun. Ano? Iniligtas tayo ng Panginoon from the penalty of sin. At nung tayo ay naligtas, sapagkat nung tinanggap mo, nung sumampalataya ka sa Panginoon, ay ang sabi ng Bible, nandito ka pa, wala ka pa sa langit, hindi ba? Pero habang nandito tayo, tayo po ay kinakailangan mabuhay para kay Kristo. Ang tawag doon, sanctification. Yung sanctification, eh tayo'y bibigyan ng Panginoon ng kapangyarihan mabuhay laban sa kasalanan. Nung wala pa tayo kay Kristo, alipin tayo ng kasalanan. Pag sinabing alipin, walang kapangyarihang tumanggi. Pero ngayon, dahil tayo ay na kay Kristo na at meron na tayong banal na espiritu, sabi ng Bible, may kapangyarihan na tayo para lumaban sa kasalanan. Kanya sabi ni Apostle Paul, may paglalaban sa laman at sa espiritu na siyang nararanasan. Yan ang tunay na struggle ng mananampalataya. Talagang mararamdaman natin at mararanasan natin araw-araw yung pakikipaglaban laban sa pita ng laman at sa gusto ng Diyos para sa atin. Naunawaan niyo mga kapatid? Eh gusto ata ng laman, puro mga bagay ng sanlibutan. Pero magagawa lamang natin ang mga bagay na patungkol sa Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu habang sinusunod natin ang kanyang salita. Now, what is the third stage of our salvation? Glorification. Yung glorification, pagbabaguhin na tayo. Kasi habang nandito tayo sa laman, makakagawa at makagagawa tayo ng kasalanan. Naunawaan niyo po mga kapatid, kailan tayo magkakaroon ng full deliverance pag tayo ay binigyan ng Panginoon ng glorified body. 1 Corinthians chapter 15. Maliwanag po ba mga kapatid? Alright. So, ano yung susunod na talata? Tingnan nyo sa 2 Timothy chapter 1 and verse 9. 2 Timothy chapter 1 and verse 9. Sabi ng Bible, who? Sino yan? Ang Panginoong Hesukristo. Sabi ng Bible, who hath saved us? Paano tayo iniligtas?
nung si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo, nabuhos ang kanyang dugo, na siyang nakapaghugas ng ating kasalanan, sapagkat sa Old Testament, ang kanilang sacrifice for sin ay done with blood. Kanya, yung ultimate sacrifice na ginampanan ng Panginoon Kristo is when He shed His blood for the remission of sins of the whole world. Maliwanag po ba mga kapatid? Who had saved us and called us with an holy calling, sabi ng Bible, who had saved us not according to our works. Hindi sa pamamagitan ng ating gawa, but according to His own what? Purpose and grace, which was given us in whom? In Christ Jesus before the world began. Kanya nga ang kaligtasan natin, ang dapat na reference ay doon sa kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi sa ano paman. Sapagkat ang sabi ng Bible, tayo ay iniligtas ng Diyos ayon sa kanyang layunin, ayon sa kanyang biyaya na kanyang ibinigay sa atin sa pamamagitan nino? Ni Kristo bago pa natatag ang sanlibutan. Ang ibig sabihin, ang redemption natin, mga kapatid, is a done deal with God even before you were born. Are you with me? Kanya ang kaligtasan natin, ang reference sa kung anong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Are you with me? Meron ka bang karanasan na ikaw ay sumampalataya sa ginawa ni Kristo para sa iyo? Na talagang maliwanag na maliwanag sa iyo na si Kristo lamang ang tanging tagapagligtas. Bakit? Sapagkat namatay siya para sa iyo. Ang kanyang sakripisyo ay ginampanan niya ng kanyang ibuhos ang kanyang banal na dugo para sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. Kanya nga ang kaligtasan natin is already a done deal. Bago pa tayo ipinanganak. Tapos na kasi. Sabi ng Bible, which was given us. Yung salitang given, past tense. Nagampanan na, naipagkaloob na. Bago ka pa ipinanganak, namatay na si Kristo. Naibigay na si Kristo. Are you with me? Kanya, tapos na. Paniniwalaan mo na lang. Pastor, paano ba ang paniniwala? Di ba katatapos lang ng election natin? Di ba idiniklara na si Bongbong Marcos Jr. na ang Pangulo natin? Nung mabalitaan mo na siya na ang Pangulo, paano mo siya tinanggap bilang Pangulo mo? May mga ritual ka bang ginawa? O talagang kinumbinsi mo na lang ang sarili mo na si Marcos na ang presidente ngayon? Ganon din ang pananampalataya. Walang ritual, walang anumang bagay kang gagawin kung hindi yung tatanggapin mo na lang ayon sa sinasabi ng Biblia na si Kristo ang tagapagligtas, wala nang iba. Are you with me? Yun ang pananampalataya. Kasi anumang sosobra doon, gawa na po. Anumang lalagpas doon, gawa na. Kanya sinasabi ko sa inyo, ang pinag-aaralan natin sa buong araw ngayon, papatunayan ko sa inyo na ang pananampalataya hindi gawa, sapagkat ang pananampalataya o yung salitang believe at saka faith, yan ang salitang akma sa plano ng Diyos paano tayo maliligtas. Naunawaan niyo mga kapatid? Alright, look at this verse. Romans chapter 4, verses 4 to 5. Ito, napakaganda nito. Romans chapter 4, verse 4 to 5. Ano sabi diyan? Now, to him that worketh is
the reward not reckoned of grace but of death. Romans chapter 4 verse 4. Okay. Ano sabi diyan? Now to him, sa sino man na ano, gumagawa ay ano, the reward. Kapag ikaw ay gumawa, nagpagal, ang tao ang makakamtan mo, reward. Pero sabi ng Bible, not reckoned of grace, but of death. Makinig po kayo mga kapatid. Ito lang po yan, ganito lang kasimple. Kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ginawa mo para sa Diyos, ito ang mangyayari. May utang na loob ang Diyos sa iyo, kanya-kanya ililigtas. Yan ang ibig sabihin, no? Panginoon, magpipinitensya ako. Lalakad ako ng paluhod mula dun sa pintuan hanggang sa altar. Pag nagawa ko yon, iligtas mo ako. Sabi ng Bible, to him that worketh is the reward. Dahil may ginawa ka, gagantimpalaan ka. Naunawaan mga kapatid? Pero sabi ng Bible, it is not reckoned of grace. Pero hindi grace yun. Yun ay ano? Dahil sa utang na loob. Ang kaligtasan, hindi dahil may utang na loob ang Diyos sa atin. Hindi tayo kailangan ng Diyos. Tayo ang nangangailangan sa Diyos. Hindi Diyos ang nagkasala. Tayo ang nagkasala. Diyos ang magbibigay ng kaligtasan. Tayo ang nangangailangan ng kaligtasan. Maliwanag po ba? Look at verse 5. Ano sabi sa verse 5? But to him that worketh not. Kanina sa verse 4, yung naggumagawa, yung nagpapagal. Sabi ng Bible, reward ang matatanggap niya sapagkat yun ay inaaring utang na dapat bayaran. Parang empleyado sa kanyang boss sa kanyang empleyo. Ano? Pero dito, but to him that worketh not. Hindi gumagawa, but ano? But believeth. But believeth on him, on Christ, that justifieth the ungodly. Pakiguhitan nyo nga ito sa Bible nyo, mahalaga ito eh. His faith is counted for righteousness. Verse 4, ang nagpapagal, magkakamit ng gantimpala, hindi grace yun. E ang salvation, grace. Are you with me? Kanya sabi ng Bible, but to him that worketh not. Wala kang ginawa. Wala kang ginawang anuman. Kundi ano? But believeth on him. Kanya, kung titignan ninyo, yung talatang yan, worketh not, but believeth. Kung yung work at believe ay parehas na work, eh bakit may verse 5? Kanya nga makita natin, that worketh not, yung hindi gumagawa, kung hindi ano, sumampalataya. Therefore, ang pananampalataya, hindi gawa. Naunawaan niyo mga kapatid? Are you with me? Maliwanag ba? Kasi sinasabi nila, ang pananampalataya, gawa. Hindi po gawa. Kasi sabi ng Bible, him that worketh not, hindi gumagawa, but ano? Sumampalataya. Kanya huwag kayong padaya. Ang pananampalataya, hindi gawa. Kundi ang pananampalataya ay ang
requirement na mag-fit talaga lamang sa kaligtasang ibinibigay ng Bible. Kasi ang kaligtasan, biyaya. Hindi sa pamamagitan ng gawa. Kung gagawa ka para ka maligtas, hindi po kaligtasan yun. Naunawaan niyo mga kapatid? Maliwanag ba talaga sa inyo? Sabi ng Bible, that believeth on Him that justifieth. Sino ba ang nagja-justify sa ungodly? Si Jesus Christ. Kanya yung pananampalataya natin kay Kristo. Ano sabi diyan? His faith is what? Counted for righteousness. Kanya nga from being unrighteous, ungodly. Justifieth the ungodly. Sabi ng Bible, nung hindi pa tayo sumasampalataya, unrighteous tayo, ungodly tayo. Pero nung tayo ay sumampalataya, yun daw ay ibinilang para tayo magkamit ng ano? Righteousness. That's salvation. Are you with me? So maliwanag po sa inyo ha. Look at Romans chapter 4 and verse 16. Romans chapter 4 and verse 16. Saan na sabi ng Bible? Romans 4:16. Sige lang. Ayan. Therefore, sabi ko sa inyo, pagka nakakita kayo na salitang therefore, babalik kayo sa mga naunang talata para malaman nyo bakit nakapag-conclude. Sapagkat sa verse 4 and 5 nga, sinasabi na hindi sa pamagitan ng gawa, kung hindi sa pamagitan ng pananampalataya. Kanya ano sabi dyan? Therefore, it is of faith that it might be by? For we are saved by grace through faith. Kanya nga yung faith, sinasabi na yan, hindi gawa. So pag sabi ng Bible, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works. Maliwanag po ba mga kapatid? Kanya nililiwanag ni Apostle Paul, therefore, it is of faith that it might be by what? Grace. Maliwanag ba na yung faith is not work? Kundi yung faith at saka believe, synonymous yun, ito lang ang makapag-fit sa requirement ng Panginoon para tayo maligtas. Ang kaligtasan ay biyaya. Paano natin makakamtan? Sa pamagitan ng pananampalataya. Sabi ng Bible, to the end, the promise might be sure to how many? To all the seed. Singular. Not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. Kanya nga, yung pananampalataya ni Abraham, nung siya ay inaring ganap, hindi po yun gawa. Are you with me? So later on, pag-aaralan natin yon. Kasi parang seemingly may contradiction sa account ni Paul at saka ni James. Pero hindi po totoo yun, ano? Liliwanagin natin sa mga darating na pagkakataon. Look at Romans chapter 11, verse 6. Romans chapter 11 and verse 6. Romans 11, verse 6. Ano sabi diyan? And if by grace, anong kaligtasan? By grace. Sabi ng Bible, and if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then
it is no more grace. Otherwise, work is no more work. Ano pong ibig sabihin lang yan? In layman's context, magkaiba yung works at saka grace. Hindi ka pwedeng maligtas sa pamagitan ng gawa mo. Ikaw ay naligtas sa pamagitan ng grace. Ano yung grace? Yung ginawa ni Kristo para sa iyo. It is the gift of God. Are you with me? Kanya nga, kung ang requirement ay pananampalataya, yung pananampalataya, faith and belief, is not work. Maliwanag po ba mga kapatid? Alright. So, Romans chapter 5, verses 1 and 2. Romans chapter 5, verses 1 and 2. Romans 5, 1 and 2. O, therefore. Bakit may therefore na naman? Kasi galing sa chapter 4. Yeah? Pinapaliwanag kanina na it is not works but by faith. So, sabi dito ngayon, therefore, being justified by what? Faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Paano daw tayo na justified? Sabi ng Bible, by faith. Look at verse 2. Verse 2. By whom also we have access. By what? By faith into this. What is salvation? By grace. Paano tayo nagkaroon ng access? By faith. Maliwanag po ba mga kapatid? By whom we also have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope. Kanya may pag-asa tayo ng kaligtasan sapagkat meron tayong pananampalataya kay Kristo. Maliwanag po mga kapatid. Kanya, ang gusto ko lang ipabaon sa inyo bago tayo ngayong umaga, tutuloy natin yung mayang hapon, ay ito lamang po na dapat meron ka natatandaan kung paano ka sumampalataya kay Kristo. At kung meron kang matatandaan na ikaw ay sumampalataya kay Kristo, dapat tumuturo yon sa iisang incident na kung saan maliwanag sa iyo yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Sapagkat His death on the cross of Calvary, even before you were born, is already a done deal. Kanya ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Mapalad ang sumasampalataya sa akin, bagamat hindi ako nakita, ay ano? Sumasampalataya. Hindi naman natin nakita si Kristo na mabayo-bayo sa krus ng Kalbaryo. Pero alam natin bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi naman natin nakita na siya ay namatay, nalibing, at nabuhay na magmuli. Pero bakit tayo sumasampalataya? Sapagkat yun ang sinasabi ng kanyang salita. Huling mga talata bago tayo magwakas sa panalangin. 1 Corinthians chapter 15, look at verse 1. 1 Corinthians chapter 15 and verse 1. Ano po sabi ng Bible? 1 Corinthians chapter 15 and verse 1. Moreover, brethren. So ang kinakausap niya ay mga mananampalataya. I declare unto you the gospel which I preach unto you. Kanina, gospel of salvation, di ba? The gospel of our redemption. So sabi niya dito,
brethren, na ipahayag ko sa inyo ang alin? Ang ebanghelyo which I preach unto you. Ephesians chapter 1. Na napakinggan natin nang maipahayag sa atin the gospel of our salvation, which also you have received, wherein you stand. Hindi lamang natin narinig, kundi tinitindigan natin na ito talaga ang nagligtas sa atin, ang mensahe ng kay Kristong pagliligtas. Paano tayo niligtas ng Kristo? Sabi sa verse 2, by which also you are saved. Past tense. Paano daw tayo naligtas? If you keep in memory, kung inyong tatandaan at hindi ninyo makakalimutan ang alin, what I preach unto you. Ano yung pinreach niya? The gospel of your salvation. Unless you have believed in vain. Kanina, pinapahalagahan natin yung pananampalataya. Pero meron pala sinasabi na pananampalataya na walang kabuluhan unless you believe in vain. Kanya mahalaga kung kanino ka sumasampalataya, kay Kristo, at kung ano ang ginawa ni Kristo para sa atin. Look at verse 3. For I delivered unto you, ito yung pinreach ko sa inyo, first of all, that which I also received. Ito rin naman ang aking natutunan at ito rin naman ang aking tinanggap, sabi ng Bible, sabi ni Paul. How that Christ, number one, died for our sins. According to the scriptures, verse 4, that he was what? Buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Kanya alam niyo mga kapatid, yung gospel of our redemption, binubuo po ng Christ's death. He died for our sins. Bakit ang kabayaran ng kasalanan ay? Kung hindi siya namatay, nasa kasalanan pa tayo. Sabi ng Bible, wala pa tayong katubusan. Sabi ng Biblia, and he was buried. And that he rose again, what? The third day according to the scripture. Kanya nga pinag-aralan natin nung bago dumating yung mahal na araw, pinatunayan ko sa inyo na siya ay namatay on a Tuesday. Sabi ng Bible, according to the Hebrew calendar, ano po, o Wednesday, on a Hebrew calendar, para magganap talaga yung 3 days and 3 nights. Bakit? Mahalaga po yun eh. Kasi kung hindi magiging accurate tayo, sabi ng Bible, that he rose again the third day according to the scripture, that he was seen of Cephas, and then of the 12. What is the gospel of our salvation? Christ died for our sins. He was buried and rose again according to the scriptures. In fact, ang topic dyan sa 1 Corinthians chapter 15, what if Christ did not resurrect? Kung hindi nabuhay na magmuli ang Panginoon, ang konklusyon, lahat tayo walang pag-asa ng kaligtasan. Lahat tayo ay patay pa sa ating kasalanan. Bakit? Kasi yun nangako ng kaligtasan sa atin na siya ay muling mabubuhay, eh hindi nabuhay, paano tayo magkakaroon ng kaligtasan? Naunawaan niyo mga kapatid, kanya nga dyan umiikot yung ating kaligtasan, na si Kristo namatay para sa ating kasalanan, siya'y nalibing at siya'y muling nabuhay. Yan ba ang pinaniniwalaan mo? Na kapag sinabi mong, ako ay sumasampalataya kay Kristo. Anong pinanampalataya mo kay Kristo? Na siya'y
namatay sa krus ng Kalbaryo, nabuhos ang kanyang banal na dugo, at siya ay nailibing. At ayon sa kanyang pangako, sa loob ng ikatlong araw, siya ay mabubuhay na magmuli. At ang kanyang pangako, sino mang sa kanya'y sumampalataya, may buhay na walang hanggan. Hindi na papasok sa paghatol, kundi inilipat na mula sa buhay, mula sa kamatayan patungo sa buhay. So tayo po ay magsitayin lahat, every head be bowed and every eye be closed. Ano po? Amang banal, maraming salamat po.